Sa inyong lahat, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng dinuguan at ng bupis. Unang-una, ang main ingredient ng ating lulutuin ay ang laman ng baboy. Ito po siya. Siyempre, ang dinuguan ay mayroon siyang dugo ng baboy. Ito ang dinuguang baboy. Nilagyan ng lemongrass para matanggal ang amoy o yung lansa ng dugo ng baboy. Siyempre, ang ating bupis ay kailangan ng sili na pinong-pino. At ang ating dinuguan ay kailangan din ng sili na mahaba. Siyempre, mayroon tayong spices. Ginisa ko na siya kasi baka mag-brown out, hindi makuha. Bubuksan natin. Akala ko hindi mag-ilaw. At ilalagay na natin ang karne kasi sunog na yung ating lamas. Yan po. Parang maliit ang aking palayok. Pero huwag kayong mag-alala, lahat ng bagay pinagkakasya. Malaki man ito at maliit, magkakasya pa rin. Okay? Kukain natin. At para madali siya maluto, lalagyan natin siya ng takip. Ang gagawin natin guys is ganito. Lulutuin, dapat malutong siya. Tapos, depende sa inyo kung anong lulutuin yung una, yung dinuguan ba ang bupis. Pero para sa akin, mas magandang lutuin muna ang bupis kasi yung dinuguan, mahirap na siya linisin ang palayo. Kasi isa lang ang ating lulutuin. Okay lang? Okay, dahil malutong na yung ating lamang loob, hahatiin natin siya dahil uunahin natin lulutuin ang bupis. Malutong na siya kasi malutong. Babawasan natin. Huhahatiin. Hati natin siya kasi yung kalahati para sa dinuguan, yung kalahati para sa bupis. Ipos mo muna, Jeff. Tulad po ng sinabi ko kanina, hatiin natin ang lamang loob. Ayan po. Nahati na po ito. Ayan po ay susunod natin ang bupis na lulutuin bago ang dinuguan. Nilagay na po natin yung sili at tansyahin po natin kung kailan maluto ang sili. Tapos ilalagay po natin sa tamang lalagyan at isusunod po natin ang dinuguan. So, ngayon natapos ng ating bupis, susunod natin ang dinuguan. Lalagay natin sa tamang lalagyan ang ating bupis. Ayan. Ayan. Susunod natin ang dinuguan. Dahil malutong na yung lamang loob, ilalagay natin ang dugo. Siyempre, paglagay ng dugo, gagamit tayo ng salaan. Ay! Ayan. Lutuin natin siya hanggang okay na yung dugo. Dapat lutong-luto, kumukulo talaga ang dugo para hindi siya makasira sa ating hiyaw. Ngayon ay lulutuin na natin ang dinuguan. Lalagyan natin ng sili at tansyahin din natin hanggang maluto ang sili. Ayan. Dahil naluto na ang ating dinuguan. Ayan po. Tikman natin. Okay. Dadagdagan natin ng konting asin.
konting bitsin. Okay. Diyan po nagtatapos ang aking bupis, ang aking bupis, at ang aking dinugaan. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.